Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong New Moon in Pisces reading para sa araw ng February 2023 at 3:05 ng hapon. So, Philippine Standard Time. Ayan. So, this is for Virgo rising. Okay? So, ibig sabihin ang ascendant mo ay Virgo. So, kung hindi ka sigurado kung ano ang iyong rising sign, kung Virgo rising ka ba, panoorin mo to. Para malaman ang inyong rising sign or yung ascendant sign, mag-scroll down lang kayo sa description ng video na to. At yung unang link na makikita nyo, yun na yun. No? I-click nyo yung link na yun. Nakalagay dyan, alamin ang sun, moon, and rising signs gamit ang link na ito. So, i-click nyo lang yung link na yan sa Astro Sofa. At mapupunta kayo sa isang website na kung saan ika-calculate ang inyong rising sign or yung inyong ascendant. Okay? So, ilagay nyo lang ang inyong name dyan. So, halimbawa, si Anna ang name ninyo. Kahit wala ng surname, okay lang yan. Importante yung inyong oras ng kapanganakan, no? Tsaka yung place of birth nyo. So, ilagay nyo lang yung kung kailan kayo pinanganak. Halimbawa, example lang yan. And then, yung oras ng inyong kapanganakan at yung country kung saan kayo pinanganak. Kung sa ibang bansa, click nyo lang yung drop-down menu. So, makikita nyo na yung iba't ibang bansa dyan. Pero kung sa Pilipinas, okay lang yan as it is. And also, yung place of birth. So, halimbawa, sa Makati ka pinanganak. Hanapin mo lang yung Makati City. Ayan. Sa NCR, click mo lang yan. And then, click on calculate. Ayan. So, ika-calculate na niya ang rising sign ni Anna. So, for Anna, ang rising sign niya or ang ascendant ay Cancer. Pero, siya ay Aries. Okay? Aries yung sun niya, pero ang kanyang ascendant ay Cancer. Okay? So, para sa reading na to, ang gagamitin natin ang inyong rising sign or yung ascendant. Dahil sa astrology reading, nagbe-base yan sa rising sign. Okay? Ayan, so kung sigurado ka na ikaw ay Virgo rising, then this reading is for you. Pero kung hindi ka Virgo rising, hanapin mo yung sign ng iyong rising sign at yun ang panoorin mo dahil mas malaki yung possibility na mag-resonate ka doon. At kung ikaw naman ay Virgo rising, this reading is for you. This is your astrology reading. Virgo, ngayong New Moon in Pisces, the moon is in your 7th house of relationships, partnerships, marriage, and contractual agreement. So, maaaring ngayon, papasok ka sa isang kontrata. Pwede rin yung iba sa inyo mag-aasawa ngayong panahon na to. Pwede rin kontrata sa business, sa negosyo, at kung ano pang pinagkakaabalahan nyo ngayon. So, maaari rin ngayong panahon na to, merong biglaang pagta-travel, no, with your romantic partner or business partner dahil maaring yayakagin ka nito, no? Kasi Uranus is sextiling your moon, which is in the 9th house of travel. So, for leisure to. So, yung iba sa inyo, magbabakasyon. Yung iba naman, yung mga bagong kasal dyan, mag-honeymoon. Or if you just want to have a deeper connection with your person, you will go out, no, and travel and have fun. Ayan, yun nga lang, maaring magkaroon ng konting aberya, no, pagdating sa trabaho kasi Mars is squaring your moon, which is in the 10th house of career. So, maaring yung mga schedule, hindi magpang-abot or hindi maging akma. So, syempre, kailangan ng adjustments dyan. Maari din namang meron kang mga plano sa iyong trabaho, sa career mo na hindi sasang-ayunan ng iyong mahal sa buhay. Na example, gusto mong mag-resign or maghanap ng ibang trabaho, maaring magkaroon ng konting argumento, no, sa iyong mahal sa buhay pagdating sa desisyon mo. Jupiter is still in your 8th house of transformation, rebirth, other people's money, intimacy, and investments. So, sa side ng relationship, maaring meron kang ine-explore na mas malalim na connection with someone, especially sa inyong sexual connection. And pagdating naman sa iyong career, maaring meron kang mga investments na papasukin, no? Medyo mag-ingat lang sa mga biglaang investment na papasukin na bugso ng damdamin. Pag-aralan munang maigi kung ikaw ay papasok sa high-risk na investment. Venus is also entering your 8th house, so talagang mas magiging steamy ang iyong romantic connection ngayon. Maari kayong maging experimental
or mas satisfying ang iyong sexual connections with your romantic partner. And para naman sa iba, pagdating sa business, maaring may mga opportunities na darating sa iyo na kung saan magugustuhan mo talaga, lalo na kung ito ay sa investments. Ang Pisces ay isang negative mutable water, so medyo introverted yung energy nito, receptive at sensitive. So may mga pagkakataon na pabago-bago yung nararamdaman mo na maaring makaapekto sa decision making mo and also sa connections mo sa ibang tao. At para sa numerology, itong number na to ay may apat na vibrations, no? So para sa ibang bansa na February 19 yung new moon, ang vibration ng number dyan is number 2 or master number 11, which is about spiritual connection, no? So para sa iba sa inyo, you will focus on connections na emotionally invested kayo. Kumbaga, hindi kayo magsasayang ng oras sa mga connections na alam nyong hindi malalim yung inyong pagkakaintindi sa isa't isa. At dito naman sa Pilipinas, number 1 ang vibration ng numerology dyan. Number 1 or karmic number 19, which is about new beginnings. Ito yung tipong may mga bagay na kailangan tayong palayain para makapagsimula tayo ng bago. Kasi if we're still going to hold on to something na hindi na nakakatulong sa atin, maaring maging blockage yon sa mga pwedeng magsimula ngayong panahon na to. Okay? And 19 is also about sharing your talents and skills sa ibang tao para makatulong sa humanity. So, ang opportunities nito is about your intuition, kung paano ka kukonnect sa iyong intuition, at paano mo ito gagamitin na para mapaunlad mo yung iyong buhay. No? Ang challenge naman is yung pag-iwas mo sa iyong negative traits o yung mga negative characteristics mo na, alam mo na, meron tayong tinatawag na shadow, no? Ayan yung mga bagay na hindi kagandahan o hindi kabutihan na gawain natin na kailangan nating harapin at maging aware tayo doon para mabago natin to for the better. At ayan yung astrology and numerology reading for you. Okay, so tarot reading naman tayo for you, Virgo. Let's see ano yung inyong overall energy, you have the 9 of wands. Pagod na pero laban pa rin. Kahit maraming mga kailangang asikasuhin, maraming mga responsibilidad, push pa rin, no? Okay, tanungin natin kung ano yung challenge ng mga Virgo. The Star. Ang challenge sa inyo, maaring hindi kayo masyado nakakapagpahinga ng maayos. Pwede rin namang yung mga pangarap nyo is hindi klaro or parang hindi kayo sigurado sa mga gusto nyong tahakin na landas, no? Oo. So, tanungin natin kung ano yung magiging action. Ano yung actions ng mga Virgo? 6 of Pentacles. So, as an action, I think you will ask for support, no? Or help galing sa iba to help you figure out, no? Paano mo mas mapapadali yung sitwasyon mo, yung trabaho mo? Paano magiging mas madali yun, no? Ano pa natin? Ano yung overall outcome? 4 of Wands. Wow, ang ganda naman nito as an overall outcome. So, mukhang worth it naman yung mga paghihirap at mga sakripisyo ninyo. So, let's see. Clarify natin what is the 9 of Wands. The Queen of Cups. I think kasi, whatever this is that you are holding into or holding on to. So, example, you are holding on to a job, a career, a relationship na pakiramdam mo pagod ka na, no? Parang feeling mo ikaw lang yung nagtatrabaho rito. Pero naniniwala ka na ito talaga yung para sa iyo, mahal mo. Then definitely magkakaroon ka ng clarity rito sa sitwasyon na to. Okay? What is kasi hindi ka bumibigay dahil alam mo
na gusto mo to, no? Parang handa ka sa mga challenges na mapagdadaanan mo. What is the star? The Hierophant, yes. So, ang Hierophant energy kasi is higher learning or someone who's going to give you insights, no, ng iba pang mga kaalaman sa buhay para maayos mo or matupad mo yung mga gusto mo. So, I think ang challenge sa'yo is wala ka sa ngayon mahanap na tao na pwede mong pagsabihan ng mga naiisip mo or hingan ng tulong, no? And with the Six of Pentacles, I think you're going to look for assistance and help. So, may Ace of Swords. So, someone, maaring magme-message ka, magre-reach out ka with someone na alam mo na knowledgeable, may alam sa sitwasyon na to. Okay? So, with the Four of Wands as an outcome, what is this? Wow, Temperance. Ayan. So, importante lang daw kasi na meron kang patience, no? Pasensya sa sitwasyon mo. Na, di ba minsan yung iba nga sabi, kung kailan malapit na silang maging successful, saka sila nag-give up. So, sayang naman yung inyong effort, no? Kung bigla na lang kayo mag-give up. So, I think, kung ano man yung efforts ninyo, kung hindi kayo susuko, no? Pagpapatuloy nyo yan. Lalo na kung gusto nyo naman yung ginagawa nyo, may mga challenges lang talaga. You're going to be successful at the end of the day, okay? So, you also have, confidence is the key to success. Oh, kailangan lang daw confident ka sa sarili mo, na kaya mo. Kasi, malayo ang nararating ng confidence, ha? You also have, New Moon in Virgo, trust all will be well. Oh, 'di ba? Huwag raw kayong mag-alala, magiging maayos rin daw ang lahat. Okay, so that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.